Ho, kalma daw, kalma. Pwede ba kayong kumalma? Ang iinit ng dugo ng mga dilis ngayon, guys. Sabi sa kanta, kalma daw. Anyway, good evening po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Kagaya nga ng sabi sa kanta, oh baby, kalma. Paano ba naman hindi kakalma? Nagparamdam na po guys, yung ICC. Yung ICC, nagparamdam na mga minamahal. Kaya nga sabi ko, oho, kalma. Bebe, kalma. Nagparamdam ba naman, guys, ang ICC? So, sinong hindi kakalma nun? Dahil ang kaakibat ng ICC ay himas, rehas. So, ito na nga po, guys. Pinangalanan na po. Binanggit na po yung limang pangalan ng mga sangkot at iimbestigahan ng ICC. Alam nyo naman po guys, kapag merong pong investigation, ang kaakibat po nun ay arrest warrant. So ngayon, yung ipapakita kong dokumento, according din po sa post ni Trillanes na kinagat naman din po ng mainstream media, ay nung July 3 pa po. Itong July, you know what guys, itong si Trillanes talaga, mahilig magtago ng secret. Alam nyo kung bakit? Di ba kung matatandaan nyo, July 3 ko siya in-interview, sabi ko, ano ba yung update dito sa ICC? Sabi ni Trillanes, parang ano lang eh, kahit nga din ako eh, nag-aantay na din na makulong yung mga yan. Eh, hanggang doon lang yung sinabi niya sa akin eh. Hindi niya sa akin yung sinabi na meron na palang mga pangalang binanggit. Meron na palang mga pangalang mukhang madadali. At beside guys, magtataka naman kayo, bakit yung mga Alipores lang ni Digong yung binanggit dito? Diba bakit yung mga PNP officials na mga Dawit lang yung binanggit? So biglang napasok sa isip ko, meaning ba nito tapos na nga yung kay Digong? So yung inaantay na nga lang talaga natin dito is yung arrest warrant. Posible. Kasi itong mga dinadanas na mga pangalang binanggit ni former Senator Antonio Trillanes ay dadanasin din nila yung dinanas dito nga po guys sa investigation ni former President Rodrigo Roa Duterte. Diba? Tolo, laway, nemema. Anyway, eto guys, basahin natin para meron tayong mapag-usapan. So, sabi dito, The Hague, July 3, 2024. Oh, July. Guys, meron po mga dokumentong binlurred na ni former Senator Antonio Trillanes. Hindi ko alam kasi bakit, you know what, ano, former Senator Antonio Trillanes, you know, mahal kita, former Sen. Pero, wag mong ipahamak yung sarili mo kasi this is a confidential matter. Diba? Confidential to. Although, mayroon kang karapatan na ilabas to, pero this is a confidential. Hayaan mo na lang kung ano yung sabihin ng mga tao. Kasi, itong si Trillanes din kasi, siya din yung nagsabi, by the end of the June or July, but yung buwan ng June or July, maybe huhulihin na, maybe, may lalabas na possible arrest warrant para sa first batch. Which is, alam nyo naman kung sino yung first batch, di ba? Itong si former President Duterte. So, ngayon, syempre, alam nyo naman yung mga Pilipino, mahilig maningil. So, iniisip ni Trillanes yung backlash kahit papaano na baka, eh, si Trillanes, trililing niya, no? Wala naman pala, hindi naman pala nahuli eh. Kagaya nga ng sabi ko, oho, kalma. Antay lang. Darating din ba tayo dyan, ay? Antay lang. Diba? Anyway, sabi dito, basahin ko sa inyo ha, the Office of the Prosecutor, OTP, or
or the office, the International Criminal Court or the ICC as suspects under 552 of the Roman statute of Mr. Bato de la Rosa. Former Chief of the Philippine National Police, Mr. or Oscar Albayalde. Naku, bakit hindi na pangalanan dito si Minardo Guevara, no? Anyway, retired former member of the PNP and former chief of the PNP Major General Romeo Carmata Jr. And former Chief Criminal Investigation and Detention Group or CIDG and currently the Acting Area Commander of the Northern Luzon and Mr. Idelberto Leonardo. Former Commissioner of the National Police Commission or NAPOLCOM and Mr. Eleazar Mata or Mata, former PNP Chief Intelligence Officer. So, ito yung post ni Trillanes, no? ICC update, the following former and active PNP official are now considered as the suspect in the ICC case against Duterte. Si Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Romeo Caramat Jr., Edilberto Leonardo, and Eleazar Mata. Kasi guys, alam nyo, hindi na natin kailangan pagtalunan to. Baka may mag-comment na naman. May magko-comment naman. Eh, Mima, wala na tayo sa ICC. So, bakit kailangan pang makialam ng ano, ng ICC sa bansang Pilipinas? Eh, kumalas na tayo. Diba? May magsasabi na naman ng ganon. Alam nyo mga minamahal, mayroon pong jurisdiction talaga ang ICC noong panahon nung tayo ay miyembro pa. Clarification lang ha, simula nung 2019 up to this moment, wala na pong pakialam ang ICC. Yun ang totoo. Diba? Kasi si Digong umalis eh. Pero noong 2016 at noong 2016 to 2018, miyembro pa po tayo ng ICC noon. Which is, yung mga time na yon, meron pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. So, yung papaimbestigahan lamang po dito ay yung taon ng 2016 up to 2018. Clarex, yung 2019 na meron silang ginawang crimes against humanity and hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Duterte, ni former President Duterte, wala na pong pakialam doon ng ICC simula nung 2019. Kasi 2018 tayo kumalas, diba? So, pagkatapos ng pagkalas natin, effectively, diba, right after ng pagkalas natin, kinabukasan, wala na pakialam doon ng ICC. Diba? So, Clarex, mga minamahal, diba? So ngayon, ito, panoodin muna natin itong balita. Ay, may ads na naman. Hindi, naka-ready si Mima ng download na video. Anyway, ito. Sa iba pang balita, isiniwalat ni... Wait lang. Wait lang, mga minamahal. Ito, play natin. Ating Senator Zane Trillanes, ang listahan ng mga official na suspect sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa mga dokumento mula sa International Criminal Court. Magbabalita at nagseservisyo si Steve Rastive. Tony, sa expose ni dating Senador Antonio Trillanes IV ngayong hapon, base sa mga dokumento mula sa the Office of the Prosecutor ng International Criminal Court, kabilang sa mga umano'y kinakonsider ang suspect sa kasong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay si Senador Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating CIDG Chief Major General Romeo Caramat Jr., dating Commissioner ng NAPOLCOM na si Edelberto Leonardo at former PNP Chief Intelligence Officer Eleazar Mata. Base sa dokumento na may pangalan ni Nadat Shamin Khan, Deputy Prosecutor ng ICC, September 15, 2021 ang bigyan ng otorisasyon ng pre-trial chamber ng ICC na magsagawa ng investigasyon sa Pilipinas ang mga investigador nito sa war on drugs simula November 2011 hanggang March 2019. 2021 nang humiling ang Pilipinas sa ipagpaliban ng investigasyon. January 26, 2023 nang magpatuloy ang investigasyon at umapila ang Pilipinas dito pero tinanggihan ito base sa desisyon ng pre-trial chamber ng ICC noong July 2023. Dahil dito, may sapat umano na ebidensya ang ICC na sangkot sa krimen ang mga naturang opisyal base sa isinagawang investigasyon. Kaservisyo mo Steve Rad para sa Teleradio Servisyo at Radio 6 Stress. Oh, narinig nyo? At saka guys, may dagdag ko lang pala sa inyo ha. Itong mga Duterte na to, sila Digong. Kinikilala po talaga nila
yung kaso ng International Criminal Court. Yung kaso ba nila sa ano sa ICC, kinikilala naman nila. Paano natin nasabi? Kasi kung hindi nila kinikilala ang kaso, dapat sana hindi sila nagpasa, nag-file ng appeal. Diba? Hindi sana sila nag-file ng appeal noong 2020 or 2021, if I'm not mistaken. Diba? So meaning, nag-file sila ng appeal kasi kinikilala nila, alam nila na may kaso. So yun, diba? So, ang punto natin dito, mga minamahal, kinakalampag po sila ng ICC today. Nagpaparamdam ba si ICC, oy? Diba? Kaya, lagi palang galit itong si Digong. Kaya pala, laging mainit yung ulo. Eh, yun naman pala, natutunugan, nakaramdaman, may instinct na ang ICC ay palapit na. Kaya ano yung masasabi ni Mima? Oh, kalma. Eh, biruin nyo ba naman, mga minamahal, naging achievement pa ng Duterte administration yung 20,000 na namatay noong panahon ng 2016 to 2017, yung kanyang unang taon bilang isang presidente, kung saan grabe lagana po yung patayan nun. Talagang may crimes against humanity. Tinuring ba namang baboy yung mga tao? Kung sino lang yung matipuan nila, o, tigibumbum ka. Diba? Grabe din yung ano ng mga polis nun, yung power nila. Lalo na si Digong. Tapos malaman-laman natin, sabi ni Arturo Las Cañas, siya pala yung Lord of all the drug lords of Southern Mindanao. Kumbaga yung mga kabattle nila sa business ng droga, di umano ha, ay pinapatay daw. According yan kay Arturo Las Cañas, pati sa statement din ni Ashirto at ng kanyang former DDS squad na si Edgar Matubato. Alam nyo, nakakatakot, no? Nakakatakot yung revelation ni Edgar Matubato. Same din kay Arturo Las Cañas, pati yung kay Ashirto. Kasi kapag hindi ka nakatakas, patay ka. May kalalagyan ka. Biruin nyo, mantakin nyo, ha? Kung si Mima Alicia, 15 years old ako, nung namulat sa politika, tapos sabihin na lang natin, naging against ako dito sa mga Duterte, baka si Mima Alicia ay natigibumbum na din. Diba? Nung panahon nila. Kasi bawal magsalita eh. Once na magsalita ka or panindigan mong pagiging kritiko mo, matutulad tayo kay Dilima. Matutulad tayo sa mga tinigibumbum nila. Katakot. So nakakatakot talaga yung presidency ni former President Duterte. Bawal magsalita. Tinanggalan tayo ng demokrasya. Buti na lang sa panahon ni PBBM, lahat pwedeng magsalita. Mararamdaman mo yung demokrasya. I-bash mo siya, purihin mo siya. It doesn't matter anyway. Diba? Wala naman siyang pakialam. As long as ginagawa niya yung trabaho niya, yung tungkulin niya bilang presidente ng bansang Pilipinas. Hindi katulad ni Vice President Sara Duterte, no? I-bash lang siya. Mga kababayan, mayroon agad mga payag. Anyway, yan po guys yung update natin ngayon. Nagpaparamdam na nga yung ICC sa bansang Pilipinas. Kaya pala, laging mainit yung ulo ni Tatay Degs, oy! Kaya masasabi lang ni Mima, oh, kalma!